Hi everyone! So today, gagawa po ulit ako ng bento cake. Minimalist cake lang ulit din yung design niya. So, ayan. Una, maglalagay po muna ako ng manipis na whipped cream. Ayan. Tapos, spread ko lang siya para maging even. Next, maglalagay ako ng manipis na whipped cream ulit sa gilid ng cake. Para support sa aking dulce de leche. Para hindi siya maglilig. Ayan, spread ko lang din siya. Using a small spoon or teaspoon. So, ganyan. Tapos, ayan, sinimot ko kasi sayang naman. Ayan. Tapos, spread ko lang din siya. Para maging even yung dulce de leche at yung whipped cream. Tapos, saka kailalagay yung next layer ng cake. Tapos, press ko lang siya ng konti para mawala yung mga air bubbles na na-trap dun sa fillings natin. Tapos, ayan. Sa paglalagay ng frosting, gumagamit po ako dyan ng piping bag para mas madali yung pagpapakinis ng ating cake. Sa bento naman, hindi na kailangang malinis or makinis yung cake mo kasi ang importante lang naman dyan yung top layer ng cake kasi nandun yung pinaka-design ng bento. Ayan. Saka ako isusunod yung ibabaw ng ating cake. Ayan. Tapos gumagamit lang ako dyan ng maliit na offset spatula para pantayin or pakinisin yung ibabaw ng ating cake. So, ayan. Dapat magaan lang yung paghawak mo dyan ng spatula. Ayan. Saka ako isusunod yung gilid. Ganun din. So, yung process ko dito is parang back and forth lang. Nakakatulong din kasi ito para mawala yung mga air bubbles na natatrap sa loob ng whipped cream. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, may tendency na magpuputok-putok o magkakaroon ng bubbles yung cake mo or yung whipped cream mo. Dahil dun sa mga air na natatrap sa loob ng icing. So ayan, gumamit na ako ng maliit na scraper para pakinisin yung ating cake. So ganyan lang. Lahat ng sumasabra dun sa pag-scrape ko, inaalis ko lang siya. Ganyan. Gamit yung upset spatula. Yan. Paulit-ulit lang yung process hanggang sa maging mas kaunti na lang yung frosting or whipped cream na nakukuha mo sa pag-i-scrape. Ayan. Yan, sunod, ilalagay ko na yung pinaka-design sa ibabaw. Gumamit lang ako dyan ng shade of blue. Ayan, from lighter to dark shade ng blue. Ayan, una, under na ko yung light color. Tapos, bago ko siya smudge or spread, tinatap ko lang yung pinaka-icing dyan or your frosting. Next color using medyo dark na shade ng blue. So, ay gumukuha lang muna ako ng konting frosting. Sunod, tap, tap, tap. Ganyan. Saka ko siya smudge or spread. Ayan. Siyempre, dahan-dahan lang din ulit. Ayan. Since soft icing nang yung gamit natin, dapat dahan-dahan na po yung pag-spread or pag-smudge mo ng frosting or icing. Ayan, isunod ko na yung pinaka-dark shade ng blue natin. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tapos, saka mo siya spread ulit ng dahan-dahan. Ayan. So, ayan. Happy na ako sa ganyan.
Tapos, ininext ko na yung pagsulat ng dedication. So, ayan. Ang dedication na sinabi ni client dyan ay happy 19th month. Ayan. Sa pagsulat ng dedication, gumamit lang din ako ng whipped cream. So, ayan. Kapag magsusulat ako ng dedication, hinuhold ko na muna yung breath ko. Kasi kapag humihinga ako habang sumusulat, ang tendency, para nagkakaroon ng bubbles yung letter or yung dedication na sinusulat ko. Tsaka ayun, kinokontrol ko dyan yung sarili ko kasi nanginginig yung kamay ko. Hindi ko alam, kapag magsusulat ako ng dedication sa kay, nanginginig yung kamay ko. Siguro mahirap lang talaga magsulat ng dedication sa kay. Ayan. Bale, inaalis ko dyan yung mga nagsasobra sa piping tip ko. Ayan. Ayan. Dapat pala, bago ka magsulat sa pinaka-cake, dapat magsulat ka muna ng guide mo para hindi ka magkamali sa dedication na isusulat mo. May guide ako dyan sa gilid. Ayan. Tapos dahan-dahan lang, hindi kailangan magmadali. Kasi kapag nagmamadali ka, ang tendency, pwede kang magkamali sa pagsusulat. Ayan. Sunod, maglalagay lang ako dyan ng plain dragi kasi maliliit lang. White lang din siya. Ayan. Para magkaroon lang ng kanting design ng ating cake. Since minimalist siya, hindi kailangan maraming decoration. After niya, nilalagay ko na siya ulit sa chiller para mag-set lang yung ating icing. Tapos, sunod, photoshoot na. Ayan. Ito na yung ating cake. Nilagay ko na siya sa box. Tapos, photoshoot. Thank you. Sana nag-enjoy ko sa panonood. Bye!